guys, so dumating na yung in-order ko sa carousel at pupunta na ako doon sa guardhouse para kunin yung item, package. At mamaya, pag nakuha ko yun, i-unbox ko at ipapakita ko sa inyo. So, excited ako makita yun. So, ciao! Nung nakuha ko na yung item ko, yung package ko mula sa THL or sa carousel. So, ito to. Ayan. So, malalaman natin yung kung ano itong in-order ko. So, excited ako makita. Actually, alam ko na kung ano yung in-order ko, pero simple para sa inyo, wala kayong idea kung ano itong in-order ko. So, gusto ko itong makita na. Gusto ko itong makuha ko. Okay, so ito na yung in-order ko sa carousel. So, sa mga nanonood sa akin na hindi wala rito sa Malaysia, yung carousel, isang app yun sa Android kung saan pwede kang magbenta o bumili ng second hand na mga gamit. So, isa, may account ako sa carousel at nagbebenta ako ng mga second hand na gamit. At then, at the same time, nagbebenta rin ako ng mga bagong gamit o anuman, anything. Diba? So, ito, in-order ko sa carousel. So, yan. Ito yung second time na umorder ako sa carousel ng isang cellphone o handphone o mobile phone na second hand. Kasi sa totoo lang, hindi ko na afford bumili ng mga bagong cellphone. Especially yung mga high-end na cellphone. Yung mga matataas ang kalibre na cellphone. Kasi ang kaya ko lang mabiling cellphone ay yung mga mid-range hanggang sa pinakamurang cellphone. So, gusto kong kung matry na magagamit ng isang high-range o high-end na cellphone. Actually, meron na rin ako na nabili dati na isang second-hand rin na high-end na cellphone, yung Google. Itong ginagamit kong camera ko ngayon, ito yung Google Pixel 2 XL. Pero, I think, hindi siya okay yung condition niya kasi after 1 year, medyo nagluloko na eh. So, kaya nag-design ko bumili ng mas bago, mas latest. Saka yung mas comfortable ako na cellphone na brand. Ito yung Samsung. So, since kasi tumating ako dito sa Malaysia, naging Samsung user na ako. So, nung nasa Pilipinas ako, I'm a Nokia fanatic. So, lahat ng gamit ko, lahat ng phones ko, Nokia. Pero nung bigla na wala ngayon Nokia, at naging low quality mga Nokia phones, nag-change ako to Samsung. So ito yung latest na Samsung na binili ko second hand. So hindi ko muna sasabihin kung anong model yung Samsung na yan. So bubuksan muna natin ito. Wow, maayos. So yung seller, kompleto yung pinigay sa akin. Ayan. So ang unang laman nitong bag ay itong wireless charger pad. So meron na kayong idea kung anong phone to, anong model ng phone na gumagamit ng wireless charger pad. So ito yan. Second, ang cellphone na. Pero iba yung box niya. Hindi ko ipapakita yung box niya. Iba yung box niya. Pero pang protection ng ate niya. Pero hindi. Wala siyang pang. Ooh. So, ito yung isa pang free item na nakuha ko sa seller. Rinky back cover or back case. Medyo matigas. Matigas yung cover niya. Then, ano pa? Ito na, yung cellphone na. Oops! Meron pa isa, Rinky screen protector. So, yan. At lastly, ito na yung talagang in-order ko. Meron pa pala. Yung isa pang Rinky back case o cover case. Ito ako yung cover case. Back cover o
back case yan. I think kinab niya to, kaya hindi na niya nilagay sa support. And now, ito na yung hinihintay ko. So, block. There you go. Wala niyo. Anong model to? A sticker. Proven na original. It's Samsung S20. Ayan. S20 Ultra 5G. So, latest model ng Samsung. So, nabili ko to sa Carousel sa price na 1,900 ringgit or sa Pilipinas to around 19,000 plus. Kung tama ko sa bilang. Yeah. Or mga 20,000 na. So, yan. Actually, ang original price na binigay na presyo ng seller is around 2,100 ringgit. So, mga 22,000 pesos na yun. So, worth it pa rin. Worth it. So, ayan. So, bago ko ito binili, at-chinek ko yan. Hiningi ko sa seller yung mga important information para ma-check na original yung binigay niya sa akin. At yung digit, diba? At sinikurado ko rin na walang problema itong itong pinintan niyang cellphone sa akin. So now, let's open this one. Ayan. Whoops! This is the box. So, anong naman niya? Well, this is the ayun, yung I don't know the name, forgot the name. Basta yung pantusok sa cellphone. And also the sticker ng cellphone. Oh, mayroon pa pala siyang free na cover. Mas malambot compared to sa Rinky. What else? Wala na. And quick start guide. And yung phone na may cover na, and of course yung iba pang part nito is ito, yung adapter. This is the headset and the cable. Hindi ko na ilalabas kasi kumpleto pa naman ako ng cable dito ng Samsung. Okay. So, again, ito yung phone. Oh, nakita ko sa salamin. So, this is the second phone, so hindi ko mabuksan. So, ayan, mga guys, so ito yung in-order ko sa Carousel, and later ko malalaman kung okay ba siya o hindi. Medyo mabigat. And this one, itong model na to, 5G, like I said earlier, saka Exynos siya. So, Exynos to at hindi Snapdragon. Actually, mayroon akong tatlong, may mga ilan na akong pipilihan dun sa Carousel nung order ako ng phone. S20 5G, S20 plus 5G, so ito S20 Ultra 5G, and yung sa S20 sa S20 plus mga Snapdragon yun, galing US, so US set yun. So binalansi ko kung alin yung pipiliin ko, and pinili ko to because of one reason, it's a Malaysian set. So kapag lalapat may sticker na, so this prove na okay itong cellphone na to, hindi siya peke, hindi siya clone, hindi refurbished. Second, maraming freebies na nakita nyo naman, di ba, yung wireless charger pad, back cover,
saka screen protector. So as in yun ang kinalamangan niya, and plus nagawa kong ibaba yung price from 2001 to 19 ringgit. So happy ako doon. Compared to sa dalawa, hindi lang dalawa yun, mga ilan yun, siguro apat, na same model, S20 sa S20 Plus, cheaper ang price nila, around 16 to 19 ang range. Pero ang problem ko is that, yung paano ko masisiguro na yung US set na yun is original at hindi refurbished. Kasi maraming ganito ngayon dito sa Malaysia na nagbibenta ng refurbished na phone. And medyo may yung isa wala siyang box, pero may mga ingat katulad rin dito freebies, like back cover sa screen protector. Pero kung nang box, yung isa naman, yun ang isang, yun ang box niya, wala siyang freebies. So talagang it took me a week to decide kung alin yung talagang kukunin ko o bibilhin ko sa carousel. And so there you go, mga ka-prom D. Ito yung bago kong phone, cellphone. It's a second hand Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. So ito na yung uso ngayon na phone, mga 5G. So yan. So nilagay ko din yung pan. back cover niya. So actually ito yung kasama niya. Pero masyadong matigas. Tip, sobrang kapal. So again, ito yung mga freebies niya. Samsung wireless charger pad. So actually, sabi nung seller, ito yung fee kapag bumili ng ganitong phone. Yung mga ganitong high-end. And mga back cover. Ayan. Medyo malam. Ito from Samsung, and this one is from Ringkey. And the screen protector. There you go. So, yan guys, mga ka-prom D. I hope na nagustuhan nyo itong video ko. Unboxing ko ng pinakabago kong second hand na Samsung Galaxy phone ko na S20 Ultra 5G. I hope sana ma-enjoy ko to at ma-feel ko ang feeling na gumamit ng S20 Ultra o isang high-end phone. So, next time na naman ulit guys sa aking unboxing. And ngayon, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa aking video dito sa aking vlog channel. So thank you very much, and I hope sana tuloy-tuloy ang pagsuporta niyo sa akin. And please, kung mayroon kayong mga request and suggestion, mag-comment kayo sa baba. I will do my best na gawin yun. And sa ngayon, limited ako. So hindi ganun karami mga ina-upload yung videos sa channel ko nito. Pero nag-re-upload ako ng mga old videos ko. Para actually, inayos ko yung mga videos ko from my first vlog video until sa present. So this will be my newest video from this channel. So yun. And also visit my other channel, yung The Alan's Key Show, yung main reaction channel ko. And Nakay Alan Borja also, my second reaction channel. So there you go. Sana magusto. Sana patuloy kayo sumuporta sa akin. So thank you very much. Maraming salamat sa inyong lahat. And bye-bye. Have a nice day.